Siyala yung mga sa inyo, hot? Nagising pa, sige-sige na. So, kunin nyo na po yung mula kung kanina ay Old Testament. Tungo naman po tayo sa New Testament. So, continuation po, kulihano ito ng topic na sa mga gawa na po tayo. Chapter 1. So, saan po tayo na start? Ano ay Aburulian? Saan? Verse 21 na po tayo. Po, makinig po mabuti. So, ang Ruka Yahushua, ang palagang binuruliaw, kalimlagan, revelation knowledge, insight, sa itong mga katotohanan, may mga molya ul, na ulyan, umapagan sa iyong nito, siya ang gaul, Yahushua, hold by the sky, amen. Verse 21 ng chapter 101. Kaya dapat tayong pumili ng isang mga kasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Yahushua. Kailangan ito isa sa mga kasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin, si Monsiul Yahushua. Mula nang binyagan siya ni Yahukanam hanggang sa iakyat sa salangit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Manyahu at si Yahusat na tinatawag na Borshahus at tinagurian rin Chadok. At sila ay nanalangin, Yahuul, talos ninyo kung ano ang nasa puso ng Yahud ng tao. Pakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinira upang maging ibisaryo na gaganap sa tungkuling sinalita ni Judas nang siya itumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalagunutan sila at si Manyahu ang nakuha. Siya ang nalagdag sa 11 emisaryos o mga subo o mga apostol. So talagang ano, noong panahon na yon, lagi nagpapalabunutan. Pero bago magpalabunutan, ang ginagawa? Nagtetepolyaw. Tepolyaw po, hindi tepolyaw. Tepolyaw. So, continuation na po tayo sa Magawa chapter 2. Ang pagdating ng Ruka, Holod Shua, Espiritu Sagrado. Nang sumapit ang araw ng Shabus o Pentecostes, nagkatipon silang Yahud sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Ani mo'y habunot ng bumubuksong hangin at napuno nito ang bahay na pinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang Yahud ay napuspos ng Ruka o Lodshua at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa binigay sa kanila ng Ruka. May mga Yahudi o Mahudyo na buhat sa ibang bansa na nilahan noon sa Yahushualim mga taong panasamba kay Yahuhul. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao na mangha sila dahil sinasalita ng mga disipulo ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang Yahud? Bakit ang ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Midya, mga taga-Elam, mga nanira sa Mesopotamia, sa Yahuda at sa Kapadosya, sa Punto at sa Asya. Meron pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya, kasabog ng Sirene. At mga nakikipanirang mula sa Roma, maging mga Yahudi at mga naakit sa Judaismo. Verse 11, gising na gising. May mga taga Krete at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika upos sa kahangahangang gawa ni Yahud? Hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya di natigil ang tanungan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutsa nagsabi. Mga lasing, yan. Ano? So may purpose kung bakit po na speaking in tongues ang tawag nyo doon. Sasit sa iba't ibang wika. Mayroong purpose. Yung may pahayag yung o yung proclamation of the glad tidings. So issue ang di Yahuul, gaya ng multi-ul, Yahushua. Different languages. So hindi kayo nung may tinuturo ng ibang mga maling tagapagturo na
mga speaking in tongues of the demons or the being na. So, another speaking of tongues rin yung pagsalita ng wika ng mga mulo, mga angel, yung tinatawag na Hebreyo. Yung ano, salita ng mga ano. At matatala ko dyan sa mga susunod ng mga pagbabasa ko dyan. Na. Ang pangaral ni Kapos, verse 14. Tumayo si Kapos at ang labisang ibisaryo at ang salita ng matunog. Mga kababayan at mga nanira sa Yerusalem, pakinggan ninyo mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga tao ito tulad ng palagay ninyo. Dahil kasyang pa lamang na umaga, manapay na tupad ngayon ang sinabi ni Propeta Yahul. Ito ang gagawin ko sa mga uling araw, sabi ng Yahul. Babahaginan ko ng aking roka ang yahod ng tao at sa siwang punganan ko ay magpapayag ang inyong mga anak at ang inyong mabinat ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatanda lalaki magkakaroon ng mga pananginip. Sa mga araw na iyon, ibibigyan ko rin ang aking roka, ang aking maalipin, maging lalaki at babae. At sa siwang pungsangalan ko ay magpapayag sila. Pagpapakitaan nilang mahimala sa langit at mga pabalaghan sa lupa. Dugo, apoy at makapal na puso. Magdidilim ang araw at kukulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ni Yahul, ang dakila at maningning na araw. Ito yung pakanan yung verse 21. At sino mang tumawag sa Shua, ang pangalan ni Yahul ay maliligtas. So kaya nga ang Shua mang ang one of the key in order na maligtas sa tawag tayo sa Shua ni Yahul na. So kaya nga number one niya na kinanong kaaway in-erase dun sa salin ng mga mulyaw sa iba't ibang wika. Pero nanatili yung mga verses na magpapatunay na isiwang na nakalagay sa salin ng mulyaul na mga ano, sinalin ng mga iskriba o yung mga tinatawag ng mga tagapagsalin, composition of different religious organizations, kaya nagkakaisa. Naalala niyo yung nakaraan na nagkaroon kami ng ano ni Nanay Haburulio Tohan sa bandang ano na proclaim. Nakasama na, nakausap ni isa sa mga ano yung Christ on the Block. Ibig ko kay Bohan yun. Na, yun nga, wag ko daw nakawin yung kanyang mga tupa. Kasi nga, yung asawa niya mismo tumanggap doon sa siwang ng pinahayag. And then, kumuha na yung siya din sa aya. Binigay sa asawa, hindi hinarapan din ang pagbalik ni, magkatayo na kasana kami ng ano doon. Eh, ng Bible study, eh biglang, manay asawa ko daw kulungin yung itinatag niya ng mga religious leaders na yun ang pangalan. Pero alam niya yung katotohanan na yun talaga ulit na pangalan. Kaya malaking daya nga ng kaaway yung ginawa niya na palitan alinhan yung siwang na nakalagay sa mulyaw na paglabag sa kagustuhan ni Yahweh. Na, continuation ko tayo sa verse 22. Mayaw surita, pakinggan ninyo ito, si Yahushua Natsuruti ay sinugo ni Yahul. Pinatutunayan ito ng mahimala, makababalaghan at matandang ginawa ni Yahul sa pamagitan niya. Talusin niyo ito dahil Yahud ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang tao ito na binigay sa inyo ay sa pasya at pagkaalam ni Yahul sa mulat-mula pa ay pinapako ninyo at pinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ni Yahul at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya tulad ng sinabi ni Dod. Nakita ko na laging nasa tabi ni si Yahul, siya ay kasama ko kaya hindi ani matitigati. Verse na, gising na gising. Dahil dito nasiyahan ang puso ko at tumawid sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko ay nahimlay na may pag-asa. Dahil ang kaluluwa ko ay di mo pababayaan sa daigdig na mapatay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Tinuro mo sa akin ang malandasing patungo sa buhay dahil sa ikaw ang kasama ko
ano yung mapupuspos ng kasiyahan? Mga kapatid, masasabi ko sa inyo na tiyakan na ang patriarkang si Dom ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at matatalos niya ang pangako sa kanya, siya Ruhul, na magiging haling tulad niya ang isa sa kanyang mga itapo. Verse 31. Ang muling pagkabuhay ni Meoskay ang nakita, hinulaan ito ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig na mapatay at hindi tinulog na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Yahushua ay muling binuhay ni Yahuhul at saksi kami ni Yahuhul sa bawat bagay nito. Nakita siya sa kanan ni Yahuhul, tinanggap niya sa kanyang Yahuhul ang pinakong ruka ko ng Yahushua, Espiritu Sagrado. At ito'y kanyang binigay sa amin tulad ng inyong nakikita at narinig ngayon. Hindi umakyat sa langit si Don, ngunit siya ang nagsabi. Sinabi ni Yahuhul sa aking Onmurul, Pinuno, tagapagturo, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa inyo ang mga kaaway. Kaya dapat matulog ang buong Yahushua na itong si Yahushua na pinako ninyo sa poste, siyang ginawa ni Yahushua na Holy Uluhari at Holy Meoskay Mesiyas. Napagabag ang kanyang kaibuturan nung marinig ito at tinanong niya si Kapos at ang mga emisaryo. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Tumugon si Kapos. Pagsisihan ninyo ang tanong inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo. Belshua ang usangalan ni Yahushua Kol Meoskay upang kayo patawarin at pagkakalusin nyo ang ruha Kol Kolshua. Kaya nakapaschedule na po yung mga bagong mga Yahushua yung sa pagpapahus kay Mayo Baptism kasi kalakip yun. Na ipagkakalusin nyo ang ruha Kolshua kasama yung pagpapahus kay Mayo Baptism. Dahil ang pangako'y para sa inyo at sa inyong anak at sa iyo ho nang nasa malayo sa bawat tatawagin ni Yahuhul na may kapal. Sa iyo ho, kahit sa malayo, kaya kasama tayo. Kung sila'y nasa Yahushua, nasa Yahushalim, o sa mga kalapit, kasama tayo sa mga pangako, Yahushua, Mokiul, Yahushua. Anong verse na po tayo? Verse 14, sa may mga masisipat at masilapong magdala ng mga mga Hanggang 40. Marami pa siyang nilahat upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang layo ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpapinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. 1 day time lang. No? 3,000 at was yung nadagdag. Kaya ito ni Aya Pakapul. Anang, 3,000 na. Nanatili sila sa itinuro ng mga emisaryo sa pagsasama-sama bilang mga kapatid sa pagpiraperso ng tinapay at sa pananalang. Ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. Verse? Anang, gising. So dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga emisaryo, naghahari sa Yahod ang magkahalong pitaga ng takot at nagsasama-sama ang Yahod ng sumasampalataya at para sa Yahod ang kanilang ari-arian. Para sa Yahod ang kanilang ari-arian. Pinagbibili nila ito at ang pinagbilahan ay pinamamahagi sa Yahod ng ayos sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan. At nagsasalo-salo masaya ang puso. Nagpupuri sila kay Yahuhul at kinalulugdan ng Yahuhul ng tao. Bawat araw ay tinaragdag sa kanila ni Yahuhul ang mga inililigtas. Kaya kasama-sama tayo, nagsasalo-salo tayo magpuri kay Yahuhul. Anam, Sumagawa chapter 3. Ang pagpapagaling sa lumpo. Minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananangin, nagpunta si Nakapos at Yahuhan ang sahayipuno sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuan, Yapo, o maganda, na, ay may isang lalaking pinanganak na lumpo. So, dyan po muna tayo
So excited next week. Ang na. Parang ano, no, yung mga pinapanood yung mag Ellen Bella. Aabangan. So, ganun tayo ka-excited sa mga Hulyo Uni, Yahweh Abu. So, bigyan po natin ng kapayayin si Yahweh Abu.